Sa panahon ngayon, marami na ang nakahiligan na magtanim at mag-alaga ng iba't ibang klase ng halaman. Isa sa mga sikat nga ay ang halamang philodendron. Ang philodendron ay hindi isang halaman ng nag-iisa tulad ng maraming naniniwala. Ngunit ito isang genus o grupo ng mga halaman na siyentipikong kilala bilang Araceae. Ang mga variety ng philodendron ay nangangailangan lamang ng low maintenance, which means hindi mahirap alagaan. Hello mga kaibigan, ER Finest po ito. At ako'y nagbabalik para ibahagi sa inyo ang 10 sa mga pinakapopular at madaling alagaan na halamang philodendron. Una sa ating listahan, Philodendron dederaceum o mas kilala sa tawag na Philodendron heartleaf at Philodendron sweetheart. Ito ay native sa the Caribbean at South America. Ang heartleaf ay kabilang sa mga pinakatanyag na uri ng mga miyembro ng Philodendron. Napakadali nitong alagaan kung kaya't isa ito sa mga uri ng Philodendron na maaaring the best na panregalo sa mga baguhan o nagsisimula pa lamang maging plantita. Tulad ng ipinahihiwatig ng kanyang pangalan, taglay nito ang makintab na berding hugis puso ng mga dahon na talaga namang kamangha-mangha. Ang ganitong uri ng philodendron ay maaaring mag-trail o umakyat hanggang sa 4 na talampakan. Kung ang iyong heartleaf ay naging mahaba na, magandang ideya na pitasin ang tangkay malapit sa isang node upang hikayatin ang bagong paglaki at tulungan ang halaman na maging malago. Pangalawa sa ating listahan, Philodendron erubescens o mas kilala sa atin na Pink Princess o Red Leaf Philodendron. Ito ay native sa bansang Costa Rica. Ang Pink Princess ay isang maganda at exotic na uri ng philodendron. Bilang isang halamang bahay, maaari itong umakyat ng hanggang 5 talampakan. Ito ay variegated na halaman. Ibig sabihin, may halo-halong kulay ng dark green at pink ang mga dahon nito. Ang mga pink na dahon ay kulang sa chlorophyll at mahalagang panatilihing balanse sa pagitan ng kulay sa paglalagay nito sa lugar na dituwirang natatamaan ng sinag ng araw. Sa gubat, ang mga mahahabang dahon nito ay may mga pulang highlight at pati na rin sa ilalim na parte nito. Mainam itong inirerekomenda sa mga taong nais ng isang maaliwalas na opisina at bahay. Pangatlo sa ating listahan, Philodendron bipinnatifidum o mas kilala sa Philodendron coelom. Ito ay native sa mga bansa sa South America. Ang ganitong uri ng Philodendron ay non-climbing. Ibig sabihin, tumutubo ito ng walang dinidikitan na bagay. Ang mga dahon nito ay malaki na may malalalim na mga lube at kadalasan nakaposisyon paharap sa ilaw. Kaya pinapayuan na paikutin ang halaman ng regular at ilayo ito mula sa direktang sikat ng araw upang mapanatili ang balanse ng mga dahon nito. Kailangan mo ng isang maluwang na silid upang maipakita ang halaman na ito dahil maaari itong lumaki sa 5 talampakan. Pang-apat sa ating listahan, Philodendron sanado o mas kilala sa tawag na Philodendron winterborn at ito'y native sa bansang Brazil. Ang sanado ay isang malaki at may siksik na mga dahon na maaaring mas malawak pa kaysa sa taas nito. Ito ay isang patayong uri ng philodendron na may hiwa-hiwang berding dahon katulad ng philodendron coelom. Ang sanado ay undemanding na halaman at maaaring mabubuhay sa kaunting ilaw at tubig. Panglima sa ating listahan, Philodendron Brazil o mas kilala sa tawag na cream splash at silver stripe. Ito ay native sa mga lugar na may tropical na klima. Ang ganitong uri ng philodendron ay maihalintulad din sa heartleaf. Ang mga berding hugis puso na dahon nito ay hinahaluan ng puti at malalime na kulay na bumababa sa gitna ng dahon. Ang mga tangkay ay maaari ding maging kulay rosas na nagdaragdag sa kagandahan ng halaman. Maaari itong makaligtas sa mga may mababang ilaw, ngunit ang variegation o ang iba-ibang kulay na taglay ng dahon nito ay di masyadong nahahalata.
pang-anim sa ating listahan, Philodendron micans, o mas kilala sa tawag na velvet leaf philodendron. Ito ay native sa Mexico, Caribbean at Southern USA. Ang philodendron na ito ay isang trailing vine na may hugis puso at makikinis na mga dahon. Ang greenish-bronze na dahon na may kulay kalawang sa gilid ay kapansin-pansin. Ang halaman na ito ay maaaring lumaki sa haba na 6 na talampakan, kaya mas mainam na ilagay ito sa isang malaki at maluwang na silid. Pampito sa ating listahan, Philodendron rugosum, o mas kilala sa tawag na pigskin philodendron. Ito ay native sa bansang Ecuador. Ang rugosum ay isang bihira at kakaibang species ng philodendron. Mayroon itong klasikong hugis puso na dahon, ngunit ang dahon ay makapal at ang magaspang na pagkakayari nito ay may pattern. Hindi lahat ng mga dahon nito ay nagdadala ng parehong pattern. Ang mala-leather nitong itsura at maliwanag na birding kulay ay siyang dahilan kung bakit ito napagkamalang isang plastic na halaman. Ang rugosum ay maaring malinang bilang isang houseplant, ngunit mahirap makuha. Sa katunayan, ang ganitong uri ng philodendron ay nasa panganib na dahil sa pagkawala ng kanilang natural na tirahan. Pangwalo sa ating listahan, Philodendron moonlight. Ito ay native sa South America. Ang halamang ito ay isang hybrid ng karaniwang heartleaf philodendron. Ito ay maganda kapwa sa panlabas o panloob na hardin dahil sa matingkad na birding mga dahon nito. Ang uri na ito ay isang runner at hindi isang vine. Bukod sa maganda ang itsura nito, ay nakakatulong din ang moonlight sa pagsala sa hangin sa loob ng bahay. Pang-siyam sa ating listahan, Philodendron white knight. Ito ay native sa South America. Isa sa mga nakakamangang uri ng philodendron ang halamang ito. Tulad ng philodendron pink princess, ang bihirang hybrid na ito ay may mga puting batik sa mga birding dahon at tila kulay lila naman ang mga tangkay. Ang halaman na ito ay isang climbing plant, ngunit di katulad ng ibang philodendron, ito ay may katagalan sa paglago. Pang-sampu at huli sa ating listahan, Philodendron hystatum, o mas kilala sa tawag na Philodendron silversword. Ito ay native sa bansang Brazil. Ang uri na ito ay may pilak na parang salamin na mga dahon. Sa pag-abot nito sa hustong gulang, ang mga dahon ay nagiging hugis ng arrow at ang kulay nito ay nag-iiba din mula sa blue-gray hanggang maging gray-green. Ang silversword ay trailing vine. Sa makatuwid, dapat mo itong ikabit sa isang poste o suporta na bagay. Ito ang tanging paraan upang maabot ng halaman ang buong potensyal nito. At yon ang 10 sa mga pinakapopular na uri at madaling alagaan na philodendron. Paalala lang kapag nagdidilig nito, siguraduhin na ang tubig ay nasa tamang temperatura lamang. Dahil ang malamig na tubig ay maaaring makabigla sa inyong mga halaman dahil ang mga philodendron ay medyo sensitibo sa temperatura. Mga kaibigan, alin sa mga uri ng philodendron sa ating listahan ang meron kayo? At alin dito ang pinakapaborito nyo? I-comment nyo lang sa baba. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli.